Magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga pala si Hirama M. Dilangaron, ang inyong tagaulat ngayong araw. Kabanata 4, Panitikan Hinggil sa Isyong Pangmanggagawa, Pangmagsasaka at Pambansa. Aralin 2, Panitikan Hinggil sa Isyong Pangmagsasaka. Introduction. Ang isyong pangmagsasaka ay patungkol sa mahalagang pangyayari sa ating mga magsasaka. Partikular na rito ang kanilang produkto na nakakaapekto sa ating ekonomiya. Bakit mahalaga ang gampanin ng mga magsasaka? Napakahalaga ang gampanin ng mga magsasaka dahil sila ang nagsusupply ng pangailangan natin dito sa ating bansa, lalong-lalong na sa pangunahing pangailangan natin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Magsasaka o magbubukid. Sila yung mga taong nagtatanim, nagpapatubo ng pananim at nag-aalaga ng mga hayop. At nabubuhay ng mga organismong gagamitin sa pagkain at hila ng mga materyales. Kahalagahan ng pagsasaka. Una, pinagkukunan ng kabuhayan. Marami pa rin sa ating mga Pilipino ang hanap buhay ang pagsasaka. At dahil rito, nagbibigyan ng mga Pilipinong magtrabaho sa pagmamaneho, paggawa ng daan, at pagtitinda, pag-i-inventory at marami pang iba. Pangalawa, kontribusyon sa pambansang kita. Sa pambansang scale, nakakatulong ang pagsasaka sa lipunan dahil nagagawa nitong punan ay isa sa pinakamalaking demand sa mundo, ang pagkain. At dahil rito, nagkakaroon ng pagkakataon ng Pilipinong magsasaka na makatulong sa paglago ng ekonomiya ng ating bansa. Pangatlo, tulong sa international trade. Ang Pilipinas ay isa sa pinakamalaking exporter ng bigas, mais, saging at tubako sa mundo. Dahil sa pag-i-export ay nakakapasok tayo sa dulyan na bansa na siya naman ginagamit natin upang makipagkalakas sa iba't ibang bansa sa mundo. Dahil dito nagkaroon tayo ng mataas na tiwala sa mga investor. Mga gawain ng isang mabuting magsasaka. Una, ang magsasaka ang umaani at nagtatanim ng mga pala at nag-aalaga ng mga ito upang tayo ay makakain ng kanin sa ating hapagkainan. Pangalawa, sila rin ang nag-aalaga ng mga hayop na siyang ating kinakatay upang lutuin at iulam sa ating hapagkainan. Pangtatlo, nagtatanim din sila ng tubo na siyang ginagawang asukal at pangmatamis. Pangapat, sila rin ang nagtatanim ng mga halaman na siyang sangkap sa medisina upang ang mga sakit ay maalis. Panglima, malaki rin ang naiambag nila sa paglago ng ating agrikultura sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng ating mga produktong pang-agrikultura sa iba't ibang bansa sa mundo. Panganim, pwede rin silang pagtanungan kung anong nararapat gamitin kemikal sa ating pananim kung ito ay nakakasakit o inuuhod. Pangpito, sila rin ang nagtatanim ng mga halaman at puno na siyang nagbibigay ng malinis na hangin upang tayo ay makahinga. Pangwalo, sila rin ang bumubuhay ng mga organismong gagamitin bilang hilaw sa mga materyales. Pangsyam, sila rin ang nagtatanim ng mga gulay upang ibenta sa pamilihan na siyang nagbibigay sa atin ng nutrisyon at enerhiya sa ating katawan. Pangsapo, nagtuturo rin sila kung anong mabuting binhi o butil ng palay ang mainam gamitin upang mas malaki ang ani. Mga batas ukol sa reforma ng lupa. Una, Land Registration Act 1902. Ito ay ang sistemang torrents sa panahon ng mga Amerikano kung saan ang mga titulo ng lupa ay pinatalang lahat. Pangalawa, Public Land Act 1902. Nakapaloob rito ang pagbibigay ng lupang pampubliko sa bawat pamilya na bubungkad ng lupa. Ang bawat pamilya ay maaaring mag-aari ng hindi higit sa 16 hektaryang lupa. Pangatlo, Batas Republika bilang 1160. Nakapaloob rito ang National Resettlement at Rehabilitation Administration o NARA, kung saan ito ay namamahagi ng mga lupain sa mga rebeldeng nagbabalik loob sa pamahalaan at sa mga pamilyang walang lupa. Pang-apat, Republika bilang 1190 ng 1954. Ito ay batas laban sa pang-aabuso, pagsasamantala at pangdaraya ng mga may-ari ng lupa sa mga manggagawa. Panglima, Agricultural Land Reform Code. Ito ay simula ng malawakang reforma sa lupa na nilagdaan ng dating Pangulo Diosdado Macapagal na nagsasabing ang mga nagbubungkal ng lupa ay ang tinuturing na tunay na nagmamay-ari nito. Pang-anim, Batas ng Pangulo bilang 2 ng 1972.
Pinapatupad ng batas na ito ang pinapalaya ang mga magsasaka sa tanikala ng kahirapan at paglilipat sa kanila ang kanilang lupang sinasaka. Pang-7, batas ng Pangulo bilang 27. Pagsasaka ay binibigyan ng pagkakataong magmay-ari ng 5 hektarya ng lupaing walang patubig at 3 kapag may patubig. Pang-8, batas si Publika bilang 6657 ng 1988, kilala sa tinatawag na Comprehensive Agrarian Reform Law o CARL na inaprubahan ni dating Pangulong Cory Aquino noong Hunyo 20, 1988 na sinasabing ipinasailalim ng batas ang lahat ng publiko at pribadong lupang agrikultura na nakapaloob sa Comprehensive Agrarian Reform Law o CARL. Mga dahilan ng mga problemang nararanasan ng sektor ng agrikultura. Una, kakulangan sa makabagong kagamitan at teknolohiya. Ang ilan sa mga magsasaka ay patuloy pa rin gumagamit ng mga lumang kagamitan, katulad ng araro at karabaw. Kaya naman, nakakapagbagal ito ng mga gawain at dahilan rin ito ng mabagal na produksyon ng agrikultura. Pangalawa, kakulangan ng sapat na infrastruktura at puhunan. Dahil sa kakulangan ng sapat na infrastruktura at puhunan ay maraming produkto ang hindi pakikinabangan dahil nasisira, nabubulok at nalalanta tulad ng gulay at prutas. Ang pagkasira ng mga produktong ito ay bunga ng kawalan ng pag-iimbakan o storage at maayos na transportasyon. Pang-4, pagdagsan ng dayuhang produkto sa Pilipinas. Isa rin sa masasabing pinakamalaking suliranin ay ang pagdagsan ng dayuhang produkto o imported goods. Globalisasyon ang nagiging susi upang dumami ang dayuhang produkto sa ating bansa. Isa ito sa suliraning mahirap masolusyunan dahil nasa dugo na natin ang pagkahilig sa produktong gawa ng dayuhan. Ang suliraning ito ay nagdudulot ng kompetensya sa pagitan ng lokal na produkto at dayuhang produkto sa bansa. Pang-5, pagliit ng lupang pangsakahan. Malaking problema ang paglaki ng populasyon at pagiging modern ng ating bansa. Dahil maraming mga gusali, komersyo at subdivision ang pinapatayo, kaya't patuloy na lumiliit ang mga lupa na maaaring sanang isaka at patuloy na pagkasira ng ating kapaligiran. Issue sa pagsasaka. Ang Pilipinas ay kilala bilang bansa na may pinakamaraming likas na yaman, na hindi katulad ng ibang bansa sa Asia. Biniyayaan din tayo ng agrikultura ang dapat nating pagyamanin. Ngunit hindi natin napapansin ang mga kinakaharap ng ating mga magsasaka. Ang ilan sa mga sumusunod ay ang mga dahilan. Una, pagliit ng lupaing pansakahan dahil sa patuloy o malawakang pagpapatayo ng mga infrastruktura sa mga lupain. Pangalawa, paggamit ng teknolohiya. Pang-3, kakulangan ng mga pasilidad at infrastruktura sa kabukiran kung saan walang mapaglagyan ng maayos ang ating mga magsasaka ng kanilang mga ani, kaya ito ay nasisira na lang. Pang-4, kakulangan sa suporta mula sa iba pang sektor. Pang-5, nagbibigay prioridad sa sektor ng industriya. Pang-6, pagdagsan ng mga dayuhang kalakal kung saan hirap na makipagsabayan ang mga Pilipino magsasaka. Pang-7, climate change. Maraming nasisirang pananim dulot ng pagbabago ng panahon. Ang ilan sa mga solusyon para matugunan ang mga problema sa agrikultura o mga magsasaka. Una, pagtakda ng tamang presyo sa produktong pang-agrikultura. Pangalawa, pagbibigay ng subsidy sa mga maliliit na magsasaka. Pang-3, pagpapatayo ng mga imbakan, irigasyon, tulay at kalsada. Pang-4, pagbibigay ng impormasyon at pagtuturo sa mga magsasaka ukol sa paggamit ng makabagong teknolohiya. Pang-5, paghihigpit sa mga dayuhang produktong agrikultura na pumapasok sa bansa. Yun lamang po at maraming salamat sa pakikinig. At sa muli, ako nga pala si Jerama M. Delangaron, ang inyong tagaulat.